Honestly speaking, I do not know kung bakit ganun po ang tingin nila sa akin. Pero marami po sila mga salita na nabitawan na masyado pong nagpababa sa aking identity at self-confidence. Ako po yung lagi pong napapagalitan sa aking mga magulang. Kaya kahit hindi ako yung may kasalanan, ako pa rin na napapagalitan. Paano mapapalitan ang pagmamahal ang galit na nadarama sa mga magulang? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia. Hashtag TSCA Restored. Susunod na! Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. To all our kababayans all over the world, warm greetings from all of us here. Hello everybody. May your day be blessed, whatever circumstance you are facing right now. Amen and amen. Alam mo, Joyce, restoration stories in the Bible offer hope, healing, and renewal in various aspects of life. I experienced God's restoration work in my life. Mm-hmm. Most especially, the pinakamalaking problema ko was my relationship with my dad. Actually, all of us three kids had the same problems kasi napaka-distant niya. Puro trabaho. Mahirap yan. Puro trabaho ang inaasikaso niya. Parang wala siyang oras para sa amin. Mm-hmm. And so, yun ang talagang naging malaking problema sa akin growing up. Right. But then, when I came to Christ and God showed me that I had a Heavenly Father mm-hmm. who I could relate to, then medyo nag-umpisa na yung understanding ko of how I could love my dad. Now, I had a relationship with God. I was able to understand my dad and begin to reach out to him. At noon, medyo nakapag-relax na rin siya. Parang, okay, ganun pala yun. And yun, unti-unti. So finally, you were able to have a better relationship Absolutely. With your dad. Alam niyo kasi, for God to start the process of restoration in our lives, we must acknowledge our brokenness, we must seek forgiveness, and repent of our sins. What about you, Joyce? What is your restoration story? Well, sa akin, similar to you, it involves a parent. In my case, mommy ko. And in my case, she's too much in my life. She was very, very controlling. But God is so good. She is with me now. I am caring for her. She has been with me for mga 3 years. She has dementia, diabetes, and her mind is slipping away. Pero I tell you, Mari, dati hirap na hirap ako mag-I love you and mag-hug sa kanya. Ngayon, the second I see her, hug agad. I love you agad. I call her my baby. God has this amazing way na somehow na-erase niya talaga yung past, lalo na kasi nung una, when my mom moved in, syempre, I have a lot of issues, so parang palagi kami nag-aaway. And then na-realize ko, God showed me, ikaw mag-adjust. Kasi si mami matanda na, hindi na yan pwede mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust. So nung ako na ang nag-adjust kay mami, oh my goodness, God just opened the floodgates of love. Yes. And now when I see her, nakalimutan ko na talaga lahat ng issues namin dati. God is so good. Oh, yan, may hint na kayo. Today, we will feature how God restored the broken lives of our testimony givers. In our first story, Ray harbored a grudge against his parents who never showed love and acceptance, but resentment. Paano magkakaroon ng pagmamahal sa bawat isa? Panoorin natin ang kwento. Irresponsable ka talaga! Wala ang kwento! Wala! Mapakalangin mo! Bata pa lamang ay pawang masasakit na salita na ang narinig ni Ray mula sa magulang. Honestly speaking, I do not know kung bakit ganun po ang tingin nila sa akin. Pero marami po sila mga salita na nabitawan na masyado pong nagpababa sa aking identity at self-confidence. Bunsod ng galit sa puso, nagawa niyang magrebelde sa pagpasok niya sa prostitusyon. Lahat po ng ito ginawa ko to seek love, attention from my parents. Nakatagpo ng pagmamahal si Ray sa kanyang naging nobya. Nagplano na silang magpakasal, bagay na mariin namang tinutulan ng kanyang ina. Hindi boto ang aking mother dun sa girlfriend ko at sa pamilya niya. Nagkaroon kami ng conflict ng mom ko. Basta magulo po, chaotic ang lahat ng panyanyari. Ayaw niyo po sa akin, huwag niyo po itatawa yung pamilya ko. Hindi ko na po nakayanan. Ang pakiramdam ko po ay nag-iisa ako, wala akong kakampi. Sumuko na po ako sa Diyos, sumuko na ako sa buhay. So ang naging alternative ko po, ang naging solusyon ko po ay kitilin ang sarili kong buhay.
Pero sa kabutihan po ng Diyos, hindi po ako namatay. Binuhay po ako ng Diyos. Ipinagpatuloy ni Ray ang normal na buhay. Sa oras na iyon, isang pangungusap ang nakapukaw sa kanyang atensyon. I saw an ad that reads, "Are you troubled? Do you need a friend to talk to? Call." Tapos may numero. So tinawagan ko. Yung mga sinishare niya, hindi ko po maunawaan, pero parang nagbibigay ng kagaanan. Sabi niya, "Pwede ba kita maipag-pray?" So sabi ko, "Sige." Yung pala ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Para ako nabunutan ng tinik na matagal lang nakabaon sa akin. At doon po nagsimula ang proseso ng pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Di nagtagal, nagtrabaho si Ray sa Amerika bilang isang accounting clerk. Subalit, naging abala siya sa trabaho doon, kaya nakalimot si Ray sa Panginoon. I was focused more on working and earning more, building my career, until God led me to the right church. Doon ko po muli naramdaman yung pag-akap sa akin ng Banal na Espiritu. Gaya nung naranasan ko nung una ko siyang tinanggap nung ako'y nasa Pilipinas. Naramdaman ko po yung unconditional love ng Diyos para sa akin. Nasa kabila po ng kung sino ako, tinanggap niya po talaga ako na meron pala talagang pwedeng magmahal sa akin. At yan po yung ating Panginoon. Natagpuan ni Ray sa Diyos ang kanyang kahalagahan na nagbunga ng kumpiyansa sa sarili. At sa paglimot ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, burado na rin sa kanyang alaala ang naging pagkukulang sa kanya ng mga magulang. I was able to release the forgiveness. Natutunan ko sabihin sa aking ama na mahal kita at nauunawaan ko kung bakit ganun ang naging pagtrato mo sa akin. Patuloy na namuhay si Ray ng may kahulugan sa harapan ng Diyos. Buong tapang niyang ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Bago pumanaw ang kanyang mga magulang, na ibahagi rin niya sa kanila ang daan patungo kay Jesus. Dahil minsang naging rebeldeng anak, ngunit ngayon nagbagong buhay, isang mensahe ang nais ibahagi ni Ray. Sa kabila ng lahat, anuman yung pinagdaraanan mo, nalulun ka na sa droga, pinasok mo ang lifestyle ng pagko-call boy or pagko-call girl, hindi huli ang lahat, kapatid. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan ng Diyos. Wow, nakaka-relate ako. Of course, oo. Oh, similar ang kwento niya, no, sa atin na may issues tayo sa ating mga sariling magulang. Pero dahil we invited God into our lives, natuto din tayong makirelate sa ating mga parents. Because of children's vulnerability, they suffer the most when their family is torn apart. Father abandons them for another woman, parents have to leave for abroad to work, or when a parent dies. Ang mas masakit po is when the children feel rejected. They feel unloved, tulad ng sinabi ni Mari. And we saw that in the story of Ray. Pero nakita natin kung paano siya binago ng Panginoon. Nang tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay, nabura ang galit niya sa mga magulang, nakapagpatawad, at ngayon ay ipinapangaral ang restoration power ng Diyos. Amen. Si Ray at ang kanyang asawa ay nakapag-training sa Asian Center for Missions, ang missionary training arm ng CBN Asia. Naninirahan na sila ngayon sa Indonesia serving as ACM workers. Yan ang restoration work ni Lord sa buhay ni Ray. Kaya kung katulad kayo ni Ray noon na puno ng galit sa inyong mga magulang o kaya ay lubog sa kasalanan dahil sa mga maling desisyon na inyong ginawa, God can restore you to His original plan and purpose for your life. All you need to do is surrender everything to Him. Surrender your life. If you want to experience restoration and change in your life, follow me in this simple prayer. Pray with me. Father God, o Diyos Ama, maraming salamat Panginoon sa itong isang kwentong ito ng pagmamahal at ng pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Father, I come to you now
full of sin, Father. Ang dami ko nagawang kasalanan against you, Panginoon. Would you cleanse me now of all my sin and unrighteousness, Lord? I want to be restored in my relationship to you. Give me now that new life that you promised me in the Bible. Give me that eternal life that you promised me in the Bible, Lord. I ask you, Lord, to become my Lord and Savior, and I will serve you from this day forward. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ibabalik ng Diyos ang anumang ninakaw ng Diablo sa inyo noon. Pagmamahal na ipinagkait sa inyo ng inyong mahal sa buhay, kalusugan o kayamanan. Sasa inyo ang pangakong ito ng Diyos na inihayag ni Apostol Pedro. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen and amen. Share with us that important decision you have made in your life. You can call our hotline number, 8-737-0700. Talk to our trained prayer counselors who are on standby 24 hours a day, 7 days a week. They can help you learn more about the decision you've just made. You can also share with them whatever you're going through. They will give you biblical advice and pray for you. Any information you share will be held in strict confidence. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-live chat sa amin. I-share nyo kung paano kayo ni-restore ng Diyos. Mag-log on lang sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong mga social media account, gamitin naman ang hashtag TSCA Restored. I-follow nyo rin kami sa iba pang social media gaya ng Instagram at X na dating Twitter. If you're facing severe trials, our Tanglaw Devotional will help you go through those difficulties. You can download it for free from your mobile device, the Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. It has also a video format that you can watch from the Facebook page and YouTube channel of the 700 Club Asia. You can also buy the book from the Philippine Christian Bookstore, PCBS, and the online Supergift PH stores, Lazada and Shopee. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko, may solusyon. I'm sorry, natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka yung I love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang kapupulutan ng aral ng pagpapatawad at nagbibigay pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong Tanikala Holy Week Specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Mauna na po ako. Sige, ingat. May bawat sa kanya, juice lang sa kanya, juice. Sige na, mauli na kayo sa klase. Nagkaroon na talaga yung selos ko sa kapatid ko. Bumigat yung kalooban ko na ay may paborito sila na anak. Bilang pangsiyam sa 10 magkakapatid, nakaramdam ng inggit si Julian. Mas lalong sumidhi ang damdaming ito sa tuwing mag-aaway sila ng kanyang bunsong kapatid. Ako po yung lagi pong napapagalitan sa aking mga magulang. At sinasabihan nila ako lagi na, bunso yan eh, kaya pagbigyan mo na yan.
Kaya kahit hindi ako yung may kasalanan, ako pa rin ang napapagalitan. Nagkaroon po ng puot ng aking puso sa aking mga, lalo-lalo na sa magulang ko, na sa tatay ko noon. Sa pagtatapos ng elementarya, mas pinili ni Julian na huminto ng pag-aaral at magtrabaho sa bukid. Ninanais ko din noon na makakuha din na atensyon sa kanila. Kaya nga, nagsusumikap po ako na magtrabaho, pero ako pa rin yung mali. Parang sabi pa rin nila, wala yan, tamad ganun. Sa kanyang pagtatrabaho, pagbibiso ang naging pangpalipas oras ni Julian. Matindi na po ako sa pag-inom po noon. Yung bilog at saka yung Cuatro Cantos, eh kayang-kaya ko pong inumin yun mag-isa. Hindi po nila alam na yung mga magulang ko, lasinggero na pala ako, kasi hindi ako kasi umuwi nung pagka nalasing na ako. Nalulong na po sa inom. Pagkatapos po yun, nagkasakit na po ako. Yung sakit ko po ay tatlong klase. Enlargement of the heart, typhoid fever, tapos nasunog baga kasi ako dahil sa inuman. Sabi ng doktor, malala na po talaga yung sakit niya. Himala na lang kung gagaling pa ito. Iuwi yun na ito, talagang wala na. Sa dinanas na sakit, isang panalangin ang nasambit ni Julian. Gusto ko pang mabuhay, Lord. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Para po maituwid ko po yung mga pagkakamali ko. Yung hindi pala tama na magtanim ka ng puot sa mga magulang o sa kapatid. Minarapat ng kanyang mga magulang na siya ay iuwi na lamang. Ngunit isang kaibigan ang dumalaw kay Julian sa ospital. Kapitbahay din po namin na yun po yung nagdadala po sa amin noon sa church na nung bata pa kami na maliliit. Sabi niya, kung gusto mo pang mabuhay anak, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Bigyan ka pa ng isang pagkakataon upang mabuhay ka. Kung gusto mo, sundan mo yung aking panalangin. Ama, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko kayo ngayon bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Nung time na yon, naiuwi na po ko sana sa bahay po namin. Chinek po ako ng doktor. Nagulat din po yung doktor. Ang sabi niya, may himala po na nangyari sa buhay niya. Yun po yung umpisa na binago po ng buhay ko o ng aking Panginoon. Nakasumpong ng kagalingan si Julian. Tuluyan siyang lumaya mula sa mga sakit. Bukod sa kagalingang pisikal, inayos din ng Diyos ang kanyang relasyon sa pamilya. Nawala po yung tampo ko sa aking mga magulang, yung sama ng loob ko, yung selos ko sa kapatid ko. Kinakailangan po, pagkakilala mo talaga ng Panginoon, yung pagpapakababa. Sa pamamagitan ng Bible study at pagdalo sa simbahan, ay lumago sa pananampalataya si Julian. Hindi naglaon ay pumasok din siya sa isang Bible school. Isang pagpapala pa ng Panginoon sa aking buhay, yung isang professor po sa Bible School, yun din yung binigay niya po sa akin bilang makasama sa buhay. Kalaunan ay nakapagtapos ng theology si Julian. Kasama ang kanyang asawang si Melba, sila ay nagsimulang magsilbi sa Diyos bilang pastor. Nabigyan din ng pagkakataon na makapagpastor si Julian sa Saudi Arabia sa loob ng 8 taon. Sa kanyang pagsunod sa Panginoon, isang bagay ang kanyang natutunan sa buhay. Kahit gaano ka kamangmang, pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, gagamitin ka niya. Nagpatuloy sa ministeryo dito sa Pilipinas si Julian mula 1990. Maging ang kanyang buong pamilya ay naglilingkod na din sa Panginoon ngayon. Napatunayan ni Julian na ang Diyos ay nagpapagaling at nagtatalaga sa mga taong lubusang sumusunod sa kanya. Wow, can you imagine? Diba, from a purposeless life, and then gumrabe pa kasi nagkasakit siya ng tatlong sakit. And then, God just, you know, when he received the Lord, his whole life changed. Pastor na ngayon. Pastor pa. Amen. When we experience bad things in our lives, we can trust that God is working through our sufferings to restore us to his original purpose for our lives. But we need to cry out to him, accept him in our lives. When Julian did this, his relationship with his family was restored. Ano man ang inyong pinagdaraanan, pisikal na sakit man yan, or spiritual, or emosyonal, lumapit lang po tayo sa Panginoong Jesus. He is our healer and our restorer, at that
He heals the brokenhearted, and he binds the wounds. So sometimes tayo po ang nakakasagabal sa healing job ni God. So we need to lower ourselves in order to allow God to move. So huwag po kayong matakot ngayon. Yes. Let's pray together for healing. Lord Jesus, I am sorry that I have been so afraid to turn to you for healing. Yes. But I am turning to you right now, and I'm asking for healing for myself. I'm asking for healing for my relationships. I am asking for healing for people that I love who are sick right now, even animals. Lord, I know you care for them, and you will heal a sick animal if we pray and if we turn to you full of faith. Lord Jesus, even anxiety and depression, yung mga sinasabing mental health issues, you are our creator. Lord God, you are our creator. You hold our DNA in your hand. Yes. And you can heal not just the physical, pero pati na rin ang mental, pati na rin ang emotional, at lalo na ang spiritual. Lord Jesus, please heal me right now, because yes, I am not in the right place. I am sick right now, and I need you in my life. Thank you, Lord Jesus, because your job, you love your job, and that job is to be the great physician, to be the healer of the world. Thank you, Lord Jesus. I love you. Amen and amen, Mari. Yes, Joyce Ben, nanonood sa atin, dalawa o tatlo, nasa ospital kayo, and one is lung-related, one is blood-related, at yung isa naman may problema sa hindi kayo sa ospital, nahihirapan kayo sa pagbayad sa ospital. Right now, God's gonna move sovereignly in your case. Yung blood condition, i-heal ng Panginoon yan. Pagbayad sa ospital, sa mga doktor, God is gonna do a miracle in your life. All you have to do is cry out to Him and say, Lord, would you fix this now? And whatever your situation is, kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, idulog lang ninyo sa Panginoon and say, Lord, would you move in my situation right now in Jesus' name? And God will move in response to your faith. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Hello, this is Peter Kairouz. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Para sa ordinaryong tao, ang pandesal ay pirming pagkain sa agahan. Para kay Jan, di niya magawang matikman ito dahil dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Nakita ko po yung kahirapan namin, and talagang nagsisikap po ako na gusto ko silang tulungan pagdating ng araw. Yun lang po yung paraan para hindi maapektuhan yung pag-aaral ko. Nagtrabaho po ako ng madaling araw. And kasi gusto ko talagang makapag-aral ng maayos. Maagang naghahatid ng paboritong pandesal sa mga parokyano hanggang sa ito'y maubos. Ito ang kanyang napiling racket. Iba ang pakiramdam ni John sa tuwing nakikita niya ang ibang mga batang nag-aaral.
Naiinggit po ako kasi marami silang pera. Nabibili nila yung mga gusto nila. And lahat ng mga pangailangan nila. Ang kinikitang pera ni John, kanyang itinutulong sa ina, pambili ng makakain. Di matiis ni John ang makitang kakarampot lang ang makakain ng pamilya dahil sa kulang ang kinikita ng ama't inang pagtatanim lamang ang pinagkakitaan. Sobrang hirap po. Bata ka pa, abilis ka lang mapagod. And pero sa pagkuporsige ko, nagawa ko yun. Dahil alam kong matutulungan ko yung pamilya ko. And makakutulong din ako sa pag-aral ko. Ito ang nagtulak kay John upang mangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang konting naipong pera sa pagtitinda, ginamit upang makapag-aral mula pa noong elementarya hanggang high school. Tiniis ni John ang pangungutya ng mga tao, maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral. Talagang kinakaya mo pa. Dahil ayaw ko lang na mapagalitan ako. Ayaw ko lang bumaba yung grado ko. Dahil gusto ko talaga makapagtapos. And hindi adlang yung pagtitinda ko sa aking pag-aaral. Dahil nais niyang makapagtapos sa kolehiyo, pumayag siyang maging kasapi sa isang fraternity. Tiniis ang hising makuha lang ang pangakong scholarship kung magiging kabahagi siya ng grupo. Dahil sa naranasang hirap sa buhay, mas lalong naging matibay si John. Hanggang matapos siya sa kolehiyo at makapagtrabaho, umasa siya sa sariling lakas upang makamit ang pangarap. Ngunit nang makamit ang lahat ng ito, tila di pa rin sapat ang lahat-lahat. Kasi nais ko rin po na magaya din yung mga nag-church, naiinggit po ako. Then dumating sa araw na tinex din ako ng ate ko, kinausap ako ng ate ko na in-invite nila ako na mag-church din. Doon po ako nag-umpisa na mag-simba. Sa UAE muling nasumpungan ni John ang kabutihan ng Diyos. Maganda ang kita at natagpuan ng isang simbahang mas lalong nakapagpalapit sa kanya kay Hesukristo. Dito na silayan ni John ang tunay na katugunan sa kanyang mga pangarap. Sa Machupurpur, hindi lamang po sa tinapinabuhay ang tao, kundi sa salita tayo ng Diyos na bubuhay. Yun po yung nagpatatagpo sa akin. So kung sabihin na talagang ang Panginoon, ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo paabayan ni Juan. Doon po ako tumayo. We have a God who restores. He can redeem lost years ravaged by life's challenges and fill them with abundant blessings. In the book of Joel, God says, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. God will not only restore our health, but even our lost wealth. He told the prophet Jeremiah, Behold, I will bring it to health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. And God is a restorer of family relationships. Remember the story of Joseph. His siblings hated him, tried to kill him, and later sold him into slavery. In the end, Joseph not only forgave them, but he also provided for them. In Genesis chapter 50, verses 19 to 21, we read, But Joseph said to them, Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. Amen and amen. Thank you all for watching. We hope that you've been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, anong pangarap ang gusto mong matupad? Si Abraham gusto makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Si Anthony gustong makalaya sa kasalanan. Dahil involved ako sa pornography, hinahanap ng katawan mo. And then akala ko na time na buntis ko siya. Si Jefferson gustong magkaroon ng bahay at mahanap ang kanyang the one. Sundan ang kanilang kwento sa Paano Abutin ang Mga Pangarap? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.